Pero sabi mo sa Rated K no, nung in-interview ka, na tanging wish mo ay mabigyan ng trabaho ng mga producers. Pero ngayon, hindi lang basta producer, kinuha ka rin ng ang probinsyano. Oh, diba? Ang galing nga eh. Oo. Ang galing ni Coco. Nagpapasalamat ako sa kanya. Naiiyak na naman ako. Oh. Ayoko umiyak pero ayoko. Hindi ko makalimutan ang pangalan COCO. Maraming salamat. Ay. Pinahanap ka ba ni Coco o yung mga tao? Kasi nung in-interview ako ni Madam Corina, na nagsabi ako na kailangan ko ng trabaho, sana may producer na makasilip o makakita sa akin na bigyan nila ako ng trabaho. Ipapalabas sa Rated Case, 9 o'clock ng gabi. 6 o'clock may tumatawag na sa akin para taping kinabukasan ng probinsyano. Ang probinsyano. Tumakas ang balahibo ko. Kaya nga sabi ko, hindi lang naman talaga ikaw. Talagang maraming natutulungan ang probinsyano. Dahil maganda talaga yung ginagawa, di ba? Of course, Nina Coco. Si Coco mismo, no, na namamayagpag yung serye mo eh. So, yun yung ginagawa mong way para matulungan mo yung mga artista nating wala kaya pang nga, ginagawa. Diba? Kaya nga sabi ko, kaya blessed din yung show na ang probinsyano. Kaya laging napakataas ng rating, diba? At saka ngayon, tayo din, maraming mga veteranong mga action star na na-miss din natin, napapanood natin doon, diba? Pero gusto kong tanongin, pinagdasal mo ba ito? Lagi ako nagdadasal, lagi akong nagro-rosaryo. Kahit saan ako naroon, nagdadasal ako. Sabi ko, sana yung regalo mo sa akin, this year na, ibigay mo na, kailangan ko na. Kaya nga, tuwing nakikita ko si Coco, nag-imagine ako na, kalain mo, itong batang to ang magbibit-bit muli sa akin, babalik. Kaya ako natatawa. Palihim, di niya alam. Natatawa ako kasi masaya ako na ang dami kong nilapitan, dami ko nang binulungan, pero siya, hindi ko pa siya nalalapitan. Nakita pa lang ako. Hindi mo pa siya kakilala, diba? Pinahanap na ako. Diba? Ano ang nararamdaman niya during that time? Na inaabangan niyo po siya? Inaabangan ko rin gabi-gabi. Pinagdadasal ko rin na maging maayos na yung buhay namin. Ganyan. Kasi nung nakaraan, medyo malungkot. Bakit po? Kasi nga yung wala naman siyang trabaho, dyan lang sa bahay. Tapos pupunta siya sa show. Pagdating niya galing ng show, wala pang tulog. Maglalaba, naawa ako. Sabi ko, kawawa naman itong anak ko, hindi pa kumain. Pagod talaga. Kaya pinagdadasal ko sa Panginoon na makabalik siya sa dati niyang trabaho. Ayan. Kaya nagpapasalamat ako kay Coco. Coco. Malaking pasalamat ko sa kanya. Parang Coco po yung pinasalamatan niyo po. Coco. Kunwari po, magkita kayo ni Coco. Ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? Magpapasalamat ako sa kanya at aalikan ko siya. Ay, aalikan daw niya si Coco doon. Ayan. Miss Whitney. Yeah? Bilang nagbabalik showbiz ka na, ano yung mga natutunan mo sa pinagdaanan mo ngayon? Marami. Kasi dati, pag may taping, di ako masyadong nakikihalubilo. Pero ngayon, kailangan makihalubilo, makisama, maging mabait ka sa mga katrabaho, at higit sa lahat, huwag kang magpapalit, huwag mong gagalitin ang producer, yung mga kasamaan mo, na kahit konti na kung may problema, ayusin ka agad. Usa. Yung pakikisama talaga dyan. At saka yung, ano ka, grateful ka na meron kang trabaho. Dahil, alam mo naman eh, na-experience na rin natin pag nga, diba? So, ngayon na nandiyan dyan, dapat pahalagahan, panghawakan. Mahalin. Mahalin. At syempre, higit sa lahat, kain na tayo. Ah! Uy! Nagbago na naman. Nabitin ako. Hindi, pero yun, panghawakan mo, pahalagahan mo at mahalin mo. Pero at least talaga napagtagumpayan mo. For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.